makasaysayang umaga po sa ating lahat. Una sa lahat, Tatay Ace Sangko, pagaling ka dyan, manood ka ng ating para makita mo ng development, pero sana po okay lang kayo dyan. All our prayers are for you, and thank you for organizing, helping us organize such a wonderful event, meaningful event for all the people here, not just in DLSU Medical Sciences, but also for Cabiteños. Kasama po natin dito, actually kasama natin of course, ang mga Hijos del Nazareno MBBN sa Quiapo, no? Kumusta po kayo? Salamat sa pagdadala ng ating kalyehero o pilgrim image. Pero ang kasama din nila dito, yung mga iba pang mga kasama natin na balangay ng MBBN sa Cavite. So, marami pong salamat. Ako po ay, sa totoo lang, nahihiya pong humarap sa inyo kasi yung title ng ating segment lang ito ay Debosyon mo, alamin mo. Hindi ko pwedeng gawin sa inyo yun kasi mas alam nyo po yung debosyon nyo kaysa sa akin. Ano? At ako po ay isang researcher lamang. Although, ang naging goal ko kasi ay ipaliwanag sa mga tao na sinasabihan kayo ng masama kung ano ba talaga yung kahulugan ng ating debosyon. Makikita nyo ho yan sa kwento na aking isasalaysay ngayong araw na ito. So muli po, Salya, ang traslasyon ng Poong Hesus Nazareno bilang debosyon ng bayan. Ibig sabihin po, debosyon ninyo ito na nagmumula sa puso ninyo. Hindi ito dinikta sa inyo. Ito'y nagmumula sa loob ninyo mismo at ng bayan natin. At makikita nyo, hindi lang ito in a personal way, pati in a way na makikita din natin sa ating kultura. So, muli po, salamat muli sa DLSU o De La Salle Medical and Health Sciences Institute, no, sa inyong panyaya sa akin. Oh, kung kayo may mga katanungan pa ho, no, sa may mga nais pang malaman sa kasaysayan, may YouTube po ako, may TikTok. Shout out po yan. May social media accounts at may website din po tayo. Okay. Mahal na Poong Hesus Nazareno. Kilala po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus. Oh? Pero yung representasyon niya bilang isang Nazareno ay isang bahagi po ng kwento ng kanyang pasyon. Siya po ay pinagbuhat ng krus at siya po, kung titignan niyo, siya po ay nadapa. No? Siya po ay nadapa. Ang larawan po na yan ng mahal na Poong Hesus Nazareno ay sumikat bilang isang bahagi ng isang posisyon tuwing mahal na araw. So pag tinignan po natin, hindi lang po yan yung poon. Marami po sila. In fact, may kahalintulad po yan na akala nung iba Nazareno din. Ang tawag po doon, tres caídas. Yung ikatlong pagkakadapa, na sobrang pag nakita nyo yun, dapang-dapa talaga siya doon. Iba po yun sa Nazareno. So isa lang po yung Nazareno. At bakit po Nazareno? Ay dahil alam natin na si Jesus ay taga Nazaret. Doon po siya lumaki. Sinilang siya sa Bethlehem, pero siya po ay taga Nazaret. So kaya Jesus Nazareno. Mayroong dalawang imahen na pangunahin sa Quiapo. Ito po yung tinatawag natin na yung sa Altar Mayor, yung imahen na yan ay luma po ang kanyang ulo, pero yung katawan po niya ay inukit ni Nerv Maglaki. Ito po ay bagong katawan. Yan ay para yung, kasi naniniwala ho yung marami sa atin na may kapangyarihan po ang mga representasyon ng ating Panginoon. Kaya para hatiin yung, kumbaga, yung kapangyarihan. At para na rin ma-preserve. Yung isa po ay yung tinatawag natin na bikaryo. Ang bikaryo po, yan po yung pinoposisyon. Original lang katawan, bago ang ulo. Opo. So yan po, para ano. Yung mga ano yan, marami po ito, no? Ang tawag po dyan, kalyehero.
Sino po itong kalyeherong ito? 14? Si 14 po yan. May dos. Oo. Ilan pa ang kalyehero sa atin? Kasi yung iba ho, kasi 14. Pero hindi 14 yan dahil pinamigay na yung iba. Oo. Yung iba, yung isang kalyehero nasa Cagayan. Yung may dignum nga. Yung dignum ba sa Quiapo ba yun? Hindi ano. Mayroon din. Ah, replica na yun ng isang ano, balangay. Okay, so yan po ang mga kalyehero. So, Quiapo po ang tahanan ng mahal na pong Hesus Nazareno. Mamaya, malalaman natin kung anong nangyari dyan. Pero para ho masimulan natin, yung sinasabing ika-apat na daang taon ng Quiapo, naroon ho ako, bata pa ho ako noon. I think nagsisimula ako magturo sa universidad. So, payat pa ho ako noon. At nakita ko ho yung unang traslasyon. Yan po yung unang traslasyon, pero hindi ako nakaabot sa yung mismong posisyon. Ito po yung unang pahalik sa luneta. Yan, unang 2007 po yan. At naroon ng media. Eventually po, after that, nagkaroon po ako ng interes sa debosyon ng Poong Hesus Nazareno. Nai-interview na rin po ako sa television. At eventually nga, ay sumulat ako kay former rector Coronel, Hernando Coronel, upang ako ay pahintulutang obserbahan ang paghahanda sa traslasyon. Kaya po, pag makikita ninyo, nakapasok po ako sa mga meetings ng 2015 traslasyon na pinaghahandaan po. Ang gusto kong ipaliwanag sa mga Pilipino ay lagi niyong sinasabing magulo ang traslasyon. Lagi niyong sinasabi na ang debosyon, ang mga deboto sa Poong Hesus Nazareno ay unorganized, chaotic. Ibig sabihin, maliligalig po kayo. Yun ang sinasabi nila. Ang gusto kong ipakita po sa aking research, pinaghahandaan pong mabuti ang traslasyon. Pati yung mga bubog sa kalsada, tinitignan, butas sa kalsada, aso na pwedeng makakagat ng mga tao sa ruta, lahat po yan chinecheck, tinitignan isa-isa, pati basurahan. Dahil yan po for the safety of everyone po. So yun po yung tinignan natin. Kaya eventually po, naging tambay na ho ako sa command center din at sa iba't ibang bahagi ng traslasyon. Nakakasama ho natin yung mga ihos. Mamaya ipapaliwanag natin kung sino sila at na-interview natin ng ilan sa kanila, no? Yung president ng MBBN nandito sa Lamawan, ano, si Sir John Dionisio, kaibigan po natin yan, napakabait po sa akin yan, no? Mabuhay ka, Biba John Dionisio. Kaya si Ate Minnie nandyan din, si Sir Lars nakasama ko sa research, si John Ray, yung iba pang mga headlay noong panahon noon, no? Yan si Kuya Nev Maglaki, yung gumawa nung sculpture. Yan po. So, nakikipag-usap. Kaya kanina ho, kinukulit ko yung dalawang ali doon. Kasi ho, part of the research ko yun, tinatanong-tanong ko. Yan po yung ginagawa natin, ano? Para maintindihan natin at sumasama din tayo doon sa mga aktibidad. So, yun. Nandun ho ako. Ayan, sa dami ng crowd na yan, no? At ito na nga. So, kasama natin noon si Monsignor Ding Coronel, ang dating rector, no? Si Father Allison nandun pa rin at marami pang iba. Si yung sa Eric, isang malaking tulong din ho sa akin, si Kuya Bong Graho ng Emergency Response Integration Center. Sila po yung nag-aayos ng data para makapag-desisyon ang mga kura natin at ang mga officials ng government tungkol sa traslasyon. So malaki po yung tulong ng Eric sa pag-aayos. At yan po ay naging yan po ay naging innovation ng mag-transform po ang posisyon tungo sa traslasyon. Dati po kasi, posisyon lang yan sa loob ng Quiapo. Pero ngayon, naging traslasyon na po siya. Lumaki na po siya. Naging national event na po siya. Hindi na lang po siya barangay Quiapo, district Quiapo. Hindi po. So kaya kailangan ng tulong ng pamahalan at masistematize. At nasistematize po yan sa nakaraang from 2007, ilang taon na yan? 13, 14, 15 years.
At yan po yung pinag-aralan natin. So, ngayon po ay na-organize na pati yung ibang mga researchers ng parish na St. John the Baptist, o yung Minor Basilica, meron na ho kaming tinatawag na Nazareno Studies. Ito po yung una naming libro. Oh, kaso hindi pa ho available, pero nakapaglabas na ng kopya at ito ay sana makatulong po para mas maintindihan ng debosyon. So, sinimulan niya ni Monsignor Ding, actually, nung pinahinutulutan ako ni Monsignor Clem, dyan nag-start yan, hanggang ngayon, kay Father Rufino Jun Sescon, pagbati po sa ating rector. Thank you po for allowing the Caliejero to come here. So, yan po, naging reserve chef po ako ng Quiapo. Alam niyo po, sa totoo lang, ako po ay, ano na ho ako eh, Protestant na ho ako, isang born again Christian na ho ako. Pero, bakit ko ito pinag-aaralan? Una sa lahat, iisang Kristo lang naman po ang pinaniniwalaan natin. At isa rin naman ako sa naniniwala na hindi naman kayo talaga sumasamba sa rebulto. Ang sinasamba nyo ay ang Kristo na nire-representa lamang ng larawang ito. Oh? Subalit, ang larawan in itself sa kultura ay mahalaga. Yung larawan ng nanay nyo, di ba? Pag kumukupas na, parang sana huwag kumupas, pagagandahin nyo pa, tine-cherish nyo. Hindi nyo naman sinasamba yung nanay nyo. Di ho ba? So, you know yung theology dyan. Pero again, by the way, hindi ho theology ang talk ko, anthropology ho ito, ibig sabihin, ito po yung observation. Huwag ho kayong makikinig sa akin sa kultura kasi baka humapunta ho kayo sa impyerno. Hindi ho, sige, Father po kayong makinig sa teolohiya. Ito po ay mas kultura po ito. Pero bakit po ako nag-aaral ng Nazareno? Ay sapagkat po, nung ako po'y bata, ako po'y sakitin. Sakitin po ako. At dinadala po ako every Friday sa kalyeherong binigay ng Quiapo sa lungsod ng Tarlac. Noong ako ay bata pa. At pinagdadamit pa niya ako noon ay usong-uso na Nazareno na damit. Ito, ang Nazareno na damit ay hindi sa lalaki. Ito ay sa babae at sa mga bata. Ngayon, hindi na ho yan sinusuot. Pero yan, noong panahon na yon, 1980s, sinusuot pa ho yan. So yan po ang aking larawan noon na naka-Nazareno. At eventually po, yun nga po, no? Ibig sabihin po, yung nanay ko ho ay isang deboto. At ito po ay pagpupugay ko po sa debosyon na nagbigay ng buhay sa nanay ko. Oh? So, kaya sa mga nanay dito, laging sinasabi, ang Nazareno daw ay mga macho. Kasi ihos daw del Nazareno. Yan ay malaking kalokohan. Sapagkat, mga babae po, dami po ninyo, nandito ngayon. Ito, mga MBBN din itong mga ito, babae din sila. Oh? So, yan po, no? Ngayon, may nagsabi, bakit po natin ipagdiriwang ikalimang daang taon ng Kristyanismo? Eh, sinakop tayo ng mga Espanyol. In fact, ako'y na-troll. Dahil sinabi ko, kailangan nating ipagdiwang. Kasi, inalipin tayo ng mga Kastila at ginamit nilang relihiyon. Ang tanong, oo, inalipin tayo ng Espanya, pero tinanggap natin ang relihiyon. At nakararami sa Pilipino ay Katoliko. Kaya po ang sinasabi ko dito, kung ganyan, nakararami sa Pilipino ay Katoliko at nagsisimba, bakit hindi natin ipagdiriwang ang ating sarili? Yan lang naman. Di ho ba? Kaya bakit ho ba tinanggap natin ang Kristo? Bakit tinanggap natin ang mahal na Poong Hesus Nazareno? Simply lang. No? May mga pagsamba na ginagawa ang simbahang Katolika na medyo nakarelate tayo. Hindi ko sinasabing valido ito, pero nakarelate tayo dahil yan din yung pagsamba ng ating mga ninuno. Kung may representasyon ang Bathala at Anito, ganun din ang Poong Hesus Nazareno. No? Kung may ginagawa tayo sa mga patay nung unang panahon, yun din ang ginagawa nating paglilinis, pagpupunas sa Poong Hesus Nazareno. Pag binibihisan, pag mahal na araw, pag iba-ibang mga pista. So, yung pagsamba ng Pilipino
sa Nazareno, sa iba't ibang mga sayaw, indayog, ang sa totoo lang, ang hindi nyo napapansin, ang pagpasan sa Poong Hesus Nazareno ay isang sayaw. Hindi yan basta-basta pinapasan lang. May indayog yan. Di ba? Kanina nakita ninyo, ang bigat po ng andas, ano? Para ho yan ay mapagang, gumaganon-ganon sila, di ho ba? May ritmo. Di ba? Yan ay parang nagsasayaw ka rin. Oh? Di ba sa ano, sa minsan pagka gusto mong sumaba, talagang napapasayaw ka. Nakikita natin yan sa sinulog. Ang sinulog ay ganyan, di ba? Parang alon. Kaya sinulog. Sa Santo Niño de Cebu. Di ba? At magkalapit, kung nakita nyo ang kulay. Santo Niño de Cebu, Nazareno, maitim. Sa mga ibang kultura, pag itim po ang rebulto, ito po yung makapangyarihan. Ito po ang bagong research ni Professor Dr. Fernando Shalcita na taga Quiapo rin, na taga Ateneo. Kaya, pag tinignan mo ang Birhen ng Antipolo, ang Nazareno, ang Santo Niño, ito'y dinakila talaga. At maging ang ating mga anito sa sinaunang panahon. Pero, may mas malalim po nakahulugan yan. Yung ibang mga santo, maputi. Dahil mga Europeo ang nagpakilala ng Kristyanismo sa atin. Mistiso silang, hindi na mistiso, mga mukha talagang European. Mapuputi. Pero nakarelate tayo pinakamatindi sa tatlong larawan na ito. Antipolo, Santo Niño, de Cebu, at Nazareno. Bakit? Ay sapagkat halos kakulay natin siya. Nakarelate tayo kasi etong Poong Hesus Emmanuel, kasama natin, kamukha natin. Oh? Eto pa. Ang Hesus Nazareno po, pag nakita niyo ang mukha, naghihirap. Siya po'y hari. Tingnan niyo ang hari. May tatlong potensya. Ibig sabihin ng tatlong potensya, siya po ay bahagi ng makapangyarihang santatlo. Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo. Siya ay hari. Pero siya ay nakadapa. At ang kanyang mukha, na tulad ng inihula sa Isayas, ay halos hindi mo makilala. Dahil sa ginawa sa kanyang kaliluhan. Pero ano po ang nangyari? Nakarelate tayo sa kanya. Kasi Diyos ka ba? Kasi nahirapan ka din tulad namin. Ikaw ay hari, ikaw ay Diyos, pero naging tao ka. Bakit naiintindihan mo kami? Yan po ang napakalalim na kahulugan niyan sa atin. Siya po'y Diyos na nakipagkapwa-tao. Kapwa sa kapwa. Natukso, nanghina, nagutom, nauhaw, at yan po'y karanasan din natin sa araw-araw. Pero, tandaan mo nating mabuti, alam natin na pag tumitingin tayo sa Poong Hesus Nazareno, hindi naman dahil tayo ay laging depressed o lagi tayong mahirap. Sabi nila, bakit ang mga tao sa Pilipinas, sa mga Katoliko, ay mahilig sa naghihirap na Panginoon? Dahil tayo daw ay laging naghihirap. Sabi ko, pwede naman. May point ka dyan. Pero sabi ko, hindi naman yung paghihirap niya lang ang nakikita natin eh. Pag nakikita natin ang Poong Hesus Nazareno, nakikita natin na matapos ang tatlong araw ng kanyang pagkamatay, siya po ay babangon na maguli. May pag-asa po. Dahil ang kwento po ng pasyon, ng paghihirap ng ating Panginoong Hesukristo ay hindi kwento ng kamatayan. Ito'y kwento ng pagbagsak, pero pagbangon na maguli. At
Yan din po ang nakita, ayon sa mga eksperto, tulad ni Reynaldo Ileto. Ang kwento ni Hesus sa pasyon na Poong Hesus Nazareno ay itinulad din sa kwento ng bayan na noon ay malaya, pero naalipin at lalaya muli kung ipaglalaban siya ng taong bayan. Malalim ito. Dahil nakita natin sa resurrection ng Panginoong Hesukristo ang kalayaan ng ating bayan laban sa kadiliman. Liwanag, dilim, liwanag. Bumangon ang bayan dahil bumangon din ang Panginoong Hesukristo. Nagbigay pag-asa sa ating mga bayani. Balikan natin ang kwento ng pagdating ng Hesus Nazareno. Walang tiyak na panahon, sa totoo lang, kung kailan dumating ang Poong Hesus Nazareno. It's safe to say dumating siya 1600s. Around 1600s. Oh? At siya ay unang nilagay sa isang simbahan sa ngayon ay Luneta. St. John the Baptist ng Bagumbayan. Eventually po, ang original na original, yung talagang lumang-lumang Poong Hesus Nazareno ay dinala po sa San Nicolas de Tolentino o yung tinatawag na Recoletos Church. No? Tulad ng nabanggit ko, isa lang naman siya dun sa mga processional images tuwing mahal na araw. Ito pong pinapakita ko sa slide, yan po yung Tres Caídas. Hindi po siya Nazareno. No? Now, ano ang nangyari? Yan po yung pinaka-original na sinasabing galing sa Mexico. Yan po yung galing sa Mexico talaga. Oh, Aztec ang gumawa. Subalit, ano po nangyari? Nasira po yan noong World War II. Yan po yung pinaniniwalang nasira noong World War II. Now, ang maganda, nagkaroon ng kopya. Kasi nagkaroon ng tinatawag na Cofradía del Nazareno. Oh? Yung Cofradía del Jesus Nazareno. Kumalat ang debosyon at ito ay nagkaroon ng branch sa Quiapo. So ito pa yung posisyon sa Quiapo nung unang panahon. Nakalinya pa yung mga tao. Oh. Bakit nakalinya pa yung mga tao? Konti lang ang tao noon eh. Hindi naman napakarami ng tao noon. Oh. Ngayon kasi, milyon ang deboto ng Nazareno. You will expect talagang magkakaroon ng crowding. Pero mamaya, sana magkaroon pa ako ng oras. Amazing po ang kwento na kung paano yan naisasagawa. Diba? Alam nyo, kung mga Hijos del Nazareno lang, yung mga nasa Korea, nung nagkaroon ng stampede, hindi ho sila mamamatay. Kasi alam ng mga Hijos ang technique kung paano mabuhay sa isang stampede. Dahil taon-taon ho nilang ginagawa yan. Oh? Mamaya, sige. So, ito pong si Basilio Sancho, Santas Justa y Rufina, isang obispo noong 1700s, binasbasan ang imahe ng Nazareno sa Quiapo Church. Sabi nila, yun yung transfer. Actually, hindi pa rin natin alam. Hindi malinaw ang mga dokumento kung kailan ba dumating sa Quiapo. Basta alam natin, noong dumating si Basilio Sancho, nandoon na ang imahen ng Nazareno. Ito po ang posisyon ng Nazareno noong pagdating ng mga Amerikano, no? Isa-isang postcard, palapit na siya sa Quiapo Church, Plaza Miranda. Nasunog ito noong mga huling bahagi ng dekada 20, 1920s. Muli hong itinayo ang simbahan ni Julio Nakpil, arkitekto. No? Julio Nakpil. Juan Nakpil, no? Arkitekto. Anak ng mga bayaning Gregoria de Jesus at Julio Nakpil. So ito po ay 1937 procession na nasa National Museum ngayon, Ricarte Puruganan. At noon pa man, makikita ninyo, yung ginagawa ng Hijos, nandoon na. Oh. Hindi yan bago. Oh. So, ito po yung mga ilang larawan ng posisyon. Paano ba yung play nito? Yan. So, nakikita nyo ang isang video ng Associated Press nung dekada 70s na ang posisyon ng Poong Hesus Nazareno ng Quiapo. No? Dati po, lumalabas pa ho sa Plaza Miranda yung
senior. Yan po ang pinakadelikadong bahagi ng traslasyon, ng posisyon noon. Bakit? Kasi lumalabas ang senior, ang deboto pilit na nasasalubong. Pag nangyari ho yun, matutulak ang tao, parang wave yan, parang tidal wave. Yung mga nasa gilid ng Plaza Miranda, maiipit po yan. That is the deadliest part of the possession. Okay? Ngayon po, naiwasan na po yan dahil malaki na yung space natin sa traslasyon. Kaya hindi na ho dapat magbalik yan na nagsisimula sa Quiapo. Dahil delikado po talaga. Oh? Now, puntahan natin. So, naging minor basilica ang Quiapo Church eventually, no? Kaya main at ito na nga 2007 nagkaroon ng traslasyon. Binalik sa luneta ang unang simbahan ng Nazareno at ito na nga pabalik ng Quiapo. So naging malakihan na po. So yung Emergency Response Integration Center o yung ERIC, meron silang code pag tinatanong ho nila kung saan na ang Nazareno. Sa panahon po ng GPS, hindi po magamit yung... Nung unang ginamit ang GPS, nilagay sa Nazareno, nasira po yung GPS. Nasira yung GPS. Nakita ko yun, nandun ako sa command center. Hindi gumagana yung GPS. Nanatili na lang siya sa katigbak. Hindi na siya lumusong. So, ang nangyari po, eto. Manual ang ginagawa. Manual. Tinatawagan sa radyo. Kasi patay ang cellphone eh. Patay ang cellphone. Radyo lang ang pwede. Ang tanong ng Eric, ni Kuya Bong, nasan ang hari? So yung ruta natin, nasan ang hari? Nasa ano na po? Nasa Arlegi na ho. Ganyan, ganyan, ganyan. Arlegi corner, ganito. So, yun po ang tanungan. Nasaan ang hari? Kita nyo? So, yan po ang ruta ng Nazareno, no? Ayos, ano? So, pag makita po natin yan, ayaw mag-play. Yan. Sabi ng media, ang gulo-gulo. Sabi ng media, ang, ano sila, unorganized, chaotic. Oh, bakit sila nagbabalyahan? Bakit sila talangka? Hinihila nila ang kapwa nila. Naguunahan sila para silang talangka. Di ba? So, pag tinignan mo sa ganyan, parang, ay, oo nga, ano? Oo nga. O, sige. Tingnan natin, bakit ang gulo-gulo daw? Nagkakasakitan daw. Debosyon sa Hesus, pero sinasaktan ng iba. Yan ang kanilang mga sinasabi. Diba? Sinasaktan ng iba. So, ito yung mga pananaw tungkol sa Nazareno. Puro lang lalaki ang deboto o macho. At sila ay mga panatiko. Panatiko. Fanatics. Alam niyo ba pag sinabing fanatics, baliw ang ibig sabihin nun eh. Baliw. So, baliw ba yung nanay ko? Yan ang tanong ko dun eh. Baliw ba yung nanay ko? Deboto ng Hesus Nazareno? Fanatics. Diba? Nagmula sa salitang fanatic. Excessive, enthusiastic, or devoted. Diba kaya fans ka ni Michael Jackson? O kaya ng ano, ni Daniel Padilla? Diba? Pero fanaticism eh, matinding akusasyon yun. Pero alam nyo, yung mga deboto, wala silang pakialam. Isang balangay ng ihos, ang tawag nila sa sarili nila, panatiko hukbo sa is, tagapandakan. Sila mismo tumatawag na panatiko sa sarili nila. Bakit? Iba yung intindi nila sa panatiko, hindi masama. Para sa kanila, ang panatiko ay namamanata. Tita nyo yun? Panata. Ano ang panata? Ano ang salitang panata? Eh, sir, yung salitang panata, di ba, ano rin yan? Palahingi ang Pilipino. Kasi panata means nangangako
taon-taon gagawin, regular na gagawin, every first Friday, ganyan, every January 9. Eh, sir, eh, palahingi kasi yung Pilipino, mahirap, kaya ano sila, namamanata. Alam niyo po ba, sa lahat ng aking interview halos, hindi paghingi lang, nandun yun. Pero hindi paghingi lang ang dahilan. Pasasalamat po. Namamanata po ako, na mapapasan ako ng lubid, na sasampa ako sa andas dahil gumaling po ang nanay ko. Dahil napag-aral ko ang mga anak ko. Dahil pumasa po ako sa bar exam. Yan po ang mga dahilan. Napaganda po niyan. Kapag nangako ka, sabi ni Leon, ng panati ko, tutuparin mo anuman ang hadlang. No? Ito ay pagbabalik sa Panginoon. Dahil lahat ng hinihiling niya sa Senyor, ibinibigay. Si Wilbur na pangulo ng panati ko, sabi niya, regular mong nagagawa ang panata. Kaya siya panata kasi regular mo siyang nagagawa. Oh, okay na yan. Baka ho hindi ako matapos. Okay. Paano natin maintindihan ng deboto? Sabi ni Monsignor Clemente Ignacio, to understand the devotion, you must be a devotee. So, ganito po. Sabi ni Victor Turner, kaya nagre-ritual ang tao ay ganito. Siya ay papasok o separation, siya po muna ay magse-separate sa real world. Ano ibig sabihin nun? Pag pumunta na po lahat tayo sa Quiapo ng Enero 9, iwan natin trabaho natin, eskwela, lahat ng problema nyo, iwanan nyo yan. So, se-separate ka sa real world. Pag nagkaroon ng liminality, gagawin ninyo yung paghihirap ng inyong araw-araw na buhay sa loob ng ritual ng sama-sama. Bakit? Kasi pag ginawa nyo lahat yon, doon kayo magkakaroon ng komunitas o pag-iisang dibdib. Nagkakaroon kayo ng kaisahan. At paglabas ninyo sa ritual, kayo ay refreshed, kayo ay parang kahit pagod na pagod kayo sa buong traslasyon, parang bagong tao ulit kayo. Di ba? Oh. So, yun po ang nangyayari dyan sa ritual. So, doon mo sinasabi yung may nararamdaman kang iba. By the way, organized po ang mga deboto. May mga hindi organized, pero mas marami po yung organized kung di ako nagkakamali. Oh. At sabi nila, yung mga bata, laging parang payabang. Sila yung mga parang hindi alam yung gagawin, mayabang. Pero sabi ho sa akin, lahat naman nagsisimula sa ganun. At sila po'y magmamature sa kanilang pagtanda habang sila'y bahagi ng ihos. So, huwag ho tayong madidismaya sa mga bata kasi bata ho naman talaga sila. Ganun naman ho talaga. Di ho ba? Ito din ang maganda dyan. Pag nagsama-sama yung deboto, walang mayaman, walang mahirap, walang babae, walang lalaki, kasi lahat nakapaa. Nalalan niyo po yung 2020 na traslasyon. Yung traslasyon na nakapaligid ang pulis. Medyo mahirap po yun. Bakit? Kasi yung pulis po nakabota. Ang dami po nasaktan na deboto doon. At nung pagdating ng Ayala Bridge, alas 8, alas 9 ng umaga, nagkainitan na. Nagkainitan na yung pulis at deboto kasi nakabota po yung mga pulis. Walang intention ng pulis na masama, pero kung nakabota ho kayo, makakasakit ho talaga kayo. Kaya ho nakapaa lahat. No? At pag nasa loob ka daw nung pag-ikot ng andas, parang eye of the storm. Ikaw ay may nararamdamang iba, sabi ni Imelda. Bali wala ang balyan sapagkat nag-iiba ang pakiramdam mo. Hindi ho, gin lang ang dahilan yan. Ano? Makakala nyo, debote lang yan. Hindi ho, no? May nararamdaman silang iba. At yan po ay tulungan. May pagtulong na nangyayari. Bakit po? Kasi po, pagpapasok kayo doon sa lubid, yung lubid, di ba, nakalinya yan. Meron akong tutulong sa inyo, isasalya kayo. Yung salya kasi tulak yun eh. Sasalya yung puwitan nyo, o kung ano man, para kayo'y makapasok. Oh? At pag naroon na ho kayo, di ba, stampede level na yan eh.
May posture po yan. So yung posture niya, nakaganon. Bakit po? Pag kasi nakaganon kayo, hindi ho matatamaan ang puso niyo pag nagdikita na yung tao. In a stampede, ito, ituturo sa atin ng Hesus to. Pag nagka-stampede po, ang posture lang lagi ganito, o kaya pag kayo'y tumumba na, yung gilid. Basta hindi matamaan to, itong puso nyo. Yan no, ang secret sa stampede, no? Ito po, no? So, may mga ano, no? Okay na yan. So, yung lubid po, pag binubuhat po yan, kasi di ba nakita nyo yung andas kanina, may pingga. Yung pingga, yung kahoy po yun. Pero, lahat gustong pumuntas, magbuhat. Pero paano magbubuhat? Hinabaan yung lubid. Yung lubid po ay extension ng pingga. Para lahat po mapil na nabuhat nila si Kristo. At sabi ni Monsignor Clem, ang ihos, pag binubuhat ang Kristo, sa kanilang balikat, yung ano, lubid, parang binubuhat na rin nila ang krus. Yun po ang kahulugan nun. So, eto pa, no? Ang iniiwasan ay pag-otso ng lubid. Kapag hawak ang lubid. At may technique din ng ihos dyan. No? Iuunat nila yung lubid, tataas lang nila yan, tapos papakawalan para yung lubid ay dumiretso. Sa aking pagtaya, mukhang wala pa namang namatay na nabalitaan kayo sa pag-otso ng lubid. Kahit na nakamamatay yan, di ba? Kasi pag nag-otso yung lubid, tas crowded, di ba? Pwedeng mahati yung tao dyan. Pero yan ay hindi nangyayari dahil alam na ng ihos ang gagawin nila pag nag-otso ang lubid. Binibitawan. Pagka nahilo, sa loob, hindi yan naapakan. Iaakyat po yan parang concert at dadalhin sa safe na lugar. Hindi ho totoong magugulo ang mga ihos. Isa pong kailangan yung maintindihan dito, million-million ng tao, pero kakaunti ang casualty. Yung ibang casualty, yung casualty ibig sabihin, nagpa-blood pressure, madalang ho yung namamatay. Yung iba ho lang naatake sa puso, sa init. Yung isang kapatid na ihos ay 2015, namatay sa sa andas eh, heart attack. Pero hindi dahil naipit, hindi dahil ano, hindi siya ganun. Recently ha, sa Traslacion. So, pag tinignan natin yung indayog ng tao, parang dagat. Kasi fluvial possession din yan. Sikapin ko pong matapos in 10 minutes, no? Fluvial din yan. Pag tinignan nyo yung tao, para din siyang alon. Kaya pag tinignan po natin, ganyan-ganyan din ang Peña Pansa, ang Birhen ng Salbasyon sa Tiwi, oh? Ang Nazareno po ay parang nasa bangka at ang tao po ang dagat. Dahil yan po ang kultura natin. Kultura talaga tayo ng bangka. At noong June, ay wala, di nasama. Okay. So yung anim na grupong pangunahin na ihos ay yung tinatawag na ihos del Nazareno. Taka, memorize ko pa ba? May central, may NPJN, may MBBN, Basilica, Anpon, Bukluran. O yun, yung anim. Lahat po ng ibang balangayan nakapailalim sa anim na ito. Marami sa atin dito, mga kaibigan natin, MBBN sila. Okay. So, sila po ay, alam nyo po, hindi naman ho maiwasan, may tampuhan yan, di ba? Pero alam nyo, sabi sa akin, sa isang interview nga namin, nagtalo sila sa harapan namin. Pero itong masaya, sabi nung isang headlay, nakikita nyo po kaming ganito, profesor. Pero pagdating sa Poong Hesus Nazareno, iisa lang po kami ang akbang namin. Ang ganda nun. Kasi hindi naman perfect ang mundo eh. Pero isa ang puso nila sa Nazareno. Okay? Ang mga ihos po ay pumupunta sa iba-ibang lugar. Ito po ang mga ihos pumunta sa Batanes at iba pang lugar. Sila ang nagbabantay sa Nazareno, may turno sila o turn sa buong ruta. No, meron silang assignment. Oh. Eh yung inaapakan, bakit inaapakan yung iba? Parang talangka. Para lang umakyat.
Mali po yun. Yung mga tao po sa gilid, tinatawag po silang pingga. Yung pingga din, pumipingga sila. Ano pong role ng pingga? Ang role ng pingga ay para apakan nyo. Tinutulungan nila kayong umakyat. Inaalay nila yung balikat nila para makaakyat kayo. Ginagawa din yan ng ilang deboto kahit hindi sa andas, pagtraslasyon. Sa Quezon Avenue, ginagawa nila yan. Para makatawid yung tao, ginagamit nila yung tuhod nila. Hinagantay ako magpabayad eh. Hindi nagpapabayad. Hindi daw sila nagpapabayad kasi sakripisyo daw po nila yan. E sa bakit po kailangan maghirap? Nandyan naman ang Nazareno. Bakit kailangan po kaming magsampa? Ba't kailangan nilang lumubid? Simple lang po. Sapagkat ang pagmamahal sa Diyos, kailangan napapakita para sa kanila sa isang paraan na mayroong effort. Love is not just salita. Love is effort. Lord, nakita niyo naman, pumila ako ng 3 oras sa pahalik. Mahal ko po kayo. Naghirap po ako. Sinamaan ko kayo sa sakripisyo. Okay. Patapos na ho ito. Bakit ho pinupunas sa santuwalya sa pagsampa? No? Alam niyo po, yung mga ninuno kasi na atin noon, sila po ay pinupunasan din nila yung kanilang anito at lumilipat yung kapangyarihan o kagalingan o ginhawa. Na connect natin to sa concept of relics ng Katoliko na nagkakaroon ng blessing yung may relics. So ito na nga po yun. Pinupunasan po natin ang Nazareno para yung panyo po malipat doon ang kaginawaan, kagalingan. Eh sir, hindi ba superstition yan? Ito na lang ang sabi ni Monsignor Clem. Bakit po gustong hawakan ng deboto ang Nazareno? Hindi ba katulad din yan ng babaeng dinudugo ng 7 taon? Nang sabi niya, ang daming tao hindi makalapit kay Jesus, mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ay gagaling ako. Oh? So, may konsepto tayo ng gahumo kapangyarihan noong sinaunang panahon. At ito po ay nagdudulot sa atin ng ginhawa. Lahat po tayo naiintindihan natin ang konsepto ng ginhawa, di ba? Good health, good life, yan po yung nararamdaman natin pagkatapos ng traslasyon. Tama ho ba, mga kasamang MBBN? So, yan po, no? Kaya nga po, hindi ho kaguluhan yon. Kung magulo man, sabi ni Martin Aguda, isang crowd expert, it is simulated choreographed craze. O yung tinatawag natin, ito po ay alam ng mga tao yung gagawin nila, kaya parang sayaw yung gulo, pero sayaw talaga siya na alam nila yung ginagawa nila. Okay po. So, ang pinakamaganda dito, siguro 3 minutes, no? Bago ko tapusin, yung pagsalya. Dito nyo makikita kung gaano napakagaling ng mga ihos, no? Yung isang balangay ng ihos, central, ang tawag ay Spartans, ay sila po ay magbubuo sa likuran, no? Bubuksan ng tao yung likod eh, para makasulong yung ano, dahil hindi makagalaw yung andas. Ang mangyayari po, tutulak po sila. Meron hong magtutulak sa andas na yan. Mapapakita na ba dito? Ayan po. Yan ang salya. So sila po'y sasalya para ho makaano. So ang konsepto po ng salya ay bayanihan, sama-sama pong pag-ayos ng traslasyon. Kaya salya ang tawag natin. Okay? Okay. Tapos sabi nila, traslasyon daw, traslasyon. Kasi puro basura. Sa hulihan po ng posisyon, parang walang nangyari. Kasi nandyan ang Green Brigade, nandyan ang MMDA, hindi po marumi ang mga deboto. Huh? At sa pagbabalik ng senyor, pinaplano pong mabuti yan ng ating mga headlay at ng ating parokya. May mapa po ang yumaong Arnel Irasga ng Central. May mapa pa sila. Bakit? Kasi yung buong lahat ng tao sa Plaza Miranda, papasok ng simbahan yun. Stampid ang aabutin dyan. So, paano sila ilalabas?
Pasensya na ho kasi magmimisa na tayo. Hindi ko mapapaliwanag ito ng todo. Pero yan pong mangyayari dyan kung titingnan ninyo. A very delicate operation ng mga porbida, then eventually yung mga Spartans, pagbukas ng pinto sa pagpasok, no? Tingnan nyo po kung gano'ng kadaming tao. Pag ang simbahan nyo hindi malakas, mawawasak po ang simbahan. Mawawasak ang simbahan. Oh? Mawawasak ang simbahan. Yan ang pinaka-dramatic time, ang pagbabalik ng senyor, ang pinaka-nakakaiyak na bahagi ng traslasyon. Oh? Kung ganyan pa yung simbahan natin, hindi niya makakayanan. Kaya pinag-iba po yan. Tawag nila basketball court daw. Pero kailangan po yung ganyang disenyo. Okay? 3 minutes po, tatapusin ko na. Salamat sa mga ihos kasi sa mga nagdaang panahon, meron po silang mga ginagawang crowd control na umaayos po. Tulad nito, paglabas ng senyor sa isang Thanksgiving procession, nakaluhod ang lahat. Yan ay sinusunod ho ngayon. At ito nga, isang posisyon din na maganda yung ayos kasi hindi ho agad nag sumalubong yung mga tao. Okay, sige, teka lang, malapit na po. Okay, yan ho na ho natin, no? Wag na ito. Wag na yun kasi controversial. Okay, tatapusin ko na ho. Alam niyo po, nung nilagay sa pandakan yung replika ng Nazareno, nawala yung mga gang-gang nila. Nagkasundo-sundo yung mga kabataan. So, peacemaking. Sa Quiapo din po, binubuo yung peacemaking kasi meron pong interfaith dialogue. No? Sa mga Muslim, kasi ang Quiapo po maraming Muslim. So, ang Nazareno po ay nagagamit upang magkaroon ng kapayapaan. Nung panahon ng pandemya, magaling ang organization ng IHOS, nagkaroon lang ng gulo doon sa kontrolado ng City of Manila ng mga exit. Pero sa loob mismo ng Quiapo, nakapila ang mga tao, may social distancing. Kaya wala daw spike sa COVID dahil sa traslasyon, no, 2021. Mabuhay ang mga IHOS, no? Ang social media din ng Quiapo lumaki. Bakit? Kasi ho, kahit nasa ibang mga countries na bawal ang Kristyanismo, nakakapanood sila ng misa ng Quiapo kasi lahat nasa Tagalog. Hindi naiintindihan ng kanilang mga boss. Milyon-milyon na po. At pati sa UAE ay meron pong traslasyon na nangyayari every year din. United Arab Emirates. Yung pong huli po natin, dahil pandemic pa rin, walk of faith. Mas mahirap pa yan sa pagsampa. Kasi yung paglalakad ng mga ihos, sobrang haba. Sir, mga ihos, di ba napakahaba ng walk of faith? Mas nakakapagod pa sa pagsampa yun eh. Di ba? Kasi dire-diretso yung buong ruta. Mas nakakapagod, no? Pero yun po yung ginawa, no? Sabi nga ni Father June, walang pahalik pero may pagpupugay, walang traslasyon pero may debosyon, walang posisyon pero may bendisyon. Pero sana, tingnan natin. Okay, ang mensahe po ng aking talk, muli salamat po sa inyong pakikinig. Ang mensahe po ng aking talk ay ito. Sa kabila ng minsan awayan sa ating pamahalaan, ang pulis at simbahan nagtutulungan dito sa traslasyon ng Poong Hesus Nazareno. No? Minsan, ang simbahan nagkaroon na ng away kay Era Pestrada. No? Pero, tayo ay magkakasama. Pati ang national government. Lahat po tayo, gobyerno man o sisero, sinasalya natin ang Nazareno. So, yung salya po, ay atin pong binibigyan ng bagong kahulugan. Lahat na tayo sumasalya. Hindi na lang ang mga ihos. Tayong lahat, sinasalya natin ang debosyon sa Poong Hesus Nazareno. Nagbabayanihan po tayong lahat. No? Kaya nga po, tulad ng sinabi po, ang tanong, nasan ang hari? Ang hari po, ay nasa puso ng bawat isang Pilipino. Marami pong salamat. At sabi nga po sa awitin, Viva Poong Hesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa iyo. Dinggin at dalangin ng pagsamo ng bayan ko, Viva Poong Hesus Nazareno! Viva! Viva Poong Hesus Nazareno!
Viva! Viva! Poong Hesus Nazareno! Viva! Salamat po. Okay.